Magandang araw po sa inyo lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. At ngayon po ang pagpapatuloy po ng kwento ni Christian. Good day Kuya E, kumusta na po kayo? Sana po lahat tayo, kayo ay nasa mabuting kalagayan kahit tag-ulan sa Pilipinas. Puro baha ang balita sa ating mahal na bansa. Sa bawat araw daw po ng buhay, kailangan positive vibes at attitude lang ang dapat pananaw. Hayaan ang buong araw, magaganap ang nakatakda. Magpasalamat sa biyaya ng buhay at harapin ang hamon ng buhay. Kuya E, back to reality na uli. Halos wala na kaming day off this week dahil sa recent long weekend's extended short break namin ni Boss Archie. Magkasama kami sa araw-araw na duty sa ICU. Mixed work po si Boss Archie. Floating po siya. Either to be in charge sa beginning of the shift ng 7 a.m. to 11:45 a.m. lamang po. Marami siyang office work. Basta siya, once in a while, papasok at babalik sa ICU to oversee everything. Isang staff nurse per patient po ang ratio ng trabaho. May reliever at floater kami na isa or dalawang staff nurses to give more assistance sa repositioning, running for errands at admission or any help they can support kung may CT scan or MRI. Ganito po ang routine namin. Kuya nasa side room bed number 1 po. Just call him Mr. K for confidentiality reason po. Massive chest pain with endocarditis po, heart attack, intubated at immediately ventilated. Pakistani national, 54 years old, isang chef sa aming kitchen catering department ng military hospital. Ibig sabihin po, staff member siya ng aming hospital din. During my time of work, naisip ko, kilala kaya ito ni Ali ng aking ex na Pakistani chef. Erase, erase, erase. Old memories, kalimutan, pasyente ang importante. Sabi nga, bawat hospital o kahit sa ang ICU, lahat ay pantay-pantay. Mayaman, mahirap, maganda, pangit, bakla, lalaki, babae o tomboy. Sa hospital, pantay-pantay kayong lahat. Tuloy ang trabaho. Busy dito kay Mr. K. Consultant rounds, blood tests, medications, ventilation, hemofiltration at marami pang iba. Crucial ang timing sa kaso ni Mr. K. Kapag ganitong cases, talagang every minute is so vital. Sometimes, the chances will be 50-50 sa ganitong case. At eto na po Kuya E. Ang visiting hours po ay 2 to 8 p.m. lang po. However, special consideration sa immediate family na pwedeng anytime 24/7. Siyempre po, bandang 2 p.m. po ng hapon, visitors are coming. 2 at a time. They 2 at a time. They can stay sa tabi ng patient anytime. They can see us or pwede sila magtanong kung anong kalagayan ng kanilang pasyente. Kuya E, habang busy ako sa aking pasyente, nakilala ako ng isang visitor ni Mr. K. Hello Christian, how are you? I said, I am okay. I thought, nabasa lang niya ang nameplate ng ID ko. We met before. Tuloy-tuloy ang kanyang kwento. Isa siya sa relatives ni Ali. When Ali and I were still together. He was right, I met him when Ali and I went to Pakistani dinner, to a Pakistani dinner night at gathering before. He said, this patient is my oldest brother. At uncle siya ni Ali. Anak ng pating, what a small world. Mr. K was there as well. Sa Pakistani gatherings when Ali and I were still together. Dahil busy ako, that short conversation is enough. Until nagpaalam na sila after knowing that his brother is some kind of stable. Guess what he said? Sasabihin daw niya po kay Ali
ang aming pagkikita sa at ang aking pag-aalaga sa kanya. At sigurado daw po na ikatutuwa ito ni Ali. So, sa kanilang pagpapaalam, I just say thank you for your visit. Kuya E, anak ng putakte, paano kung si Ali ay bumisita kay Mr. K? Erase, erase, erase. Again, back to work. Sa puntong yon, kailangan ko ng extra support dahil sa personal hygiene ni Mr. K. I asked for the support sa dalawang co-staff nurses para sa regular repositioning ng pasyente. At the same time, palitan ng nappy dahil sa pagsabog ng number 2. Nag-Winnie the Pooh po si Mr. K. Bago na naman tong Winnie the Pooh ah. Naglinis, naghugas at nagpalit ng incontinent pads para kay Mr. K. Of course, 2 female nurses ko ang tumulong sa akin. Bigla pong kumatok si Boss Archie saying, "Do you need an extra hands?" Sumagot po ang aking kasamahan na female nurses, "Nope, we are okay. Everything is under control. We can manage." Pagkatapos ng personal hygiene ni Mr. K, pagbukas ko po ng curtains, kitang-kita ko si Boss Archie na masama ang tingin sa 2 female nurses na tumulong sa akin. Lumapit po sa akin, "Ikaw ha? Pilyo ka talaga." "Bakit na naman? Bakit yung dalawang magandang female nurses ang hiningan mo ng tulong?" Sa tahimik naming pag-uusap, sabi ko kay Boss Archie, "Huwag mong bigyan ng ibang meaning ang paghingi ko ng tulong sa kapwa nurses ko. Be professional, tapat at alisin ang pagdududa at magtiwala ka." "Sige na, busy pa ako. Do you need any help?" Sabi ko, "Not at the moment." "Do you want to help?" Sabi ko kay Boss Archie. "Paki-prepare ako ng ganitong gamot, please." Sa huling oras po ng morning shift, binantayan na po ako ni Boss Archie. Bawal daw pong lumapit ang sinong female nurse sa akin. Ay buhay nga naman. Toxic ka na nga sa araw na to, busy pa kay Mr. K. Kamag-anak pa pala ito ni Ali. At guardyado si Bill pa ako ni Boss Archie. Pero ang bonus ko, kilig to the max naman ako sa pagtulong ng dalawang female nurses. Super, super gaganda po nila. Landi ka din ha. Ewan kuya E, mukhang ang araw na yon ay may kaunting paso sa katotohanan. Bahala na uli si Batman. Hoy, hindi ka pa yata nakakamupo na. Natapos ang morning shift, napagod po ako. Nagsabi po si Boss Archie, "Doon ka na sa akin mag-overnight." I said, "Please, not tonight. Gusto kong sa accommodation, maybe tomorrow or day after." "Bakit?" ang sagot ni Boss Archie. I said, "I want to sleep." Hindi na po umimik si Boss Archie at nagpaalam na ako sa kanya. Si Boss Archie po ay marami pang tinatapos na gawain sa office nang ako ay magpaalam. Paglabas ko po ng ICU unit, ugali ko na pong i-check ang aking phone. 10 minutes walk from hospital to my accommodation. Group text messages ng kuya nurses. "Bunso, nasa city center kami. Do you need anything?" Dahil I don't need anything, ignore na lang at walang sagot. Next, si nanay at tatay. "Kumusta anak? Sana maayos ka dyan, bunso. Ingat at we love and miss you, bunso." Si ate, "Bunso, tahimik ka. Okay ka lang ba? Sana love ka namin." Si Marie po, "May Superman. Gusto ko raw makausap. Gusto ka raw makausap ni Tatay Celso para magpasalamat." Hindi pa ako dumarating sa accommodation, tumatawag na kaagad si Boss Archie, asking me if I am okay. "Yes, I am indeed," ang sabi ko. "I am sorry the way I behaved kanina sa unit." Sabi ko, "Forget about it." Sabi niya, "Gusto mo mag-dinner tayo sa city center?" Sagot ko, "Maybe bukas na lang. Gusto ko talagang magpahinga. Alam mo naman kung gaano ka-toxic kay Mr. K." "Okay, rest well," sabi ni Boss Archie at may pa-I love you pa. Kuya E, pagdating ko sa bahay, tahimik pero nandun pa rin ang flowers sa table. Hindi ko ginagalaw pati yung card. Sa kwarto po ako tumuloy. Nagtaas ng paa at kaunting nap time. Ugali ko po ito kuya E na at least after work, gusto kong umidlip kahit 30 to 60 minutes.
Iba po kasi ang pagod ng trabaho sa ICU. Kahit isa lang ang pasyente mo, pagod ang mind mo at katawan dahil sa dami mong ginagawa. Bandang 6 PM, ako na ang nagsaing at nagluto ng kahit anong ginisang ewan. Ewan means halo-halong manok na may vegetables. Kung ano man ang tawag dito ay pinagsama-samang sahog sa isang lutuan. This is my own version of chop suey. Dinaan ko na lang siya sa dami ng oyster sauce. Kuya E, nakakatuwa ang buhay sa Saudi. Yung hindi mo ginagawa like cooking, you will learn. Maglaba ng damit, magplancha at iba pa. Ikaw ang gagawa dahil walang katulong kundi ikaw at ikaw pa rin. Nanonood ako ng balita at sabi ko, aantayin ko ang tatlong musketeers. O kuya nurses, para sabay-sabay na kaming maghapunan. I am pretty sure hindi ko na matatandaan when was the last time we ate sa bahay ng sabay-sabay. Eventually, dinig na dinig ko na ang pagdating ng tatlong wise men. Pinakamaingay si Kuya Kiko, ang Mr. Friendship na may IQ ng less than 110. Si Kuya Lito ang pinakamatanda at super bato-bato ang body build kahit maliit lang siya. At si Kuya James na sabi nga, siya raw ang gigolo ng group. Ba't di pa gawin tatlong itlog na lang? The moment po na dumating ang tatlo, kinamusta ko po sila. Kumusta ang banding yung tatlo? Ayun, nagpadala ng pera sa Pinas dahil pasukan na. Si Kuya James po ay may inabot sa akin na box ng donut. 3 piraso at assorted flavor na pasalubong para sa iyo, Christian. So thoughtful of you, ang sambit ko. Nagpasalamat po ako. Habang ang dalawang chismosong kuya nurses ay nagaantay kung ano ang susunod na tagpo. Binanggit rin po ni Kuya James, nagustuhan mo ba ang flowers to welcome you back? Kuya E, ano ba ang dapat isagot? E di, salamat po. Yes guys, 5 minutes pwede na tayong mag-dinner. Pasensya na kayo, chicken chopped suey ang ating ulam. O sige ba, kahit ano, pwede na yan. Very friendly po ang dating ng aming dinner together. Basta ako po Kuya E, casual lang, walang ilangan. Remain the same ang treatment ko sa tatlong kuya nurses ko. No more, no less. Pinabayaan ko po silang magkwento at nagbayad na rin po ang dalawang kuya nurses sa kanilang inutang before sa aming emergency funds for the group. Kuya E, hindi po ba sinabi ko sa inyo before na mayroon kaming 2,000 Saudi Riyal o 500 per each? 500 each, sorry. Budget for a friend na sa sobra ng emergency. Siguro po kung hindi ako pinahiram ni Boss Archie before, baka ako po ang gumamit nito. At nasa bank account po ito ni Kuya Lito. Kuya E, alam mo ba, si Kuya Lito ang aming SGB ng grupo. Kuya E, alam mo ba ang SGB? Pag-iisipin pa ako, okay, hindi ko alam. Masaya ako nakikinig sa bawat kwento ng aking tatlong kuya nurses. At Kuya E, sa totoo lang, I missed being with them. Then, nagri-ring po ang phone ko. Naka-charge sa kitchen table. Sabi po ni Kuya Kiko, bunso, phone mo yata yon. So I took the phone at answered it si Ali. Si Ali po asking how I am first, followed by saying thank you sa pag-aalaga kay Mr. K. OMG, nakiusap po si Ali if he can visit Mr. K anytime soon. Sabi ko naman yes, you can dahil visiting hours naman ang 2 PM to 8 PM. Sa day off niya bukas, pwede raw bang dumalaw sa kanyang uncle na si Mr. K. Kuya E, sa harap ng tatlo kong kuya nurses, nag-aantay sila kung anong sagot ko kay Ali. Oo naman. As I have said, everyone are entitled to visit their patient sa ICU ng 2 to 8 p.m. Balik po ako sa dinner table. Nakatanaw lang po sa aking tatlong kuya nurses. Hindi alam kung sino ang magbabato ng unang tanong. Kuya Lito, anong nangyari sa uncle ni Ali? Si Kuya Kiko naman, ala, makikita mo uli si Ali. Si Kuya James po ang huli nagtanong, may feelings ka pa ba kay Ali? Meron, parang may something no? Kuya E, para naman akong ginigisa nitong tatlong hari na ito, tatlong itlog na lang. Ganito po ang aking naging tugon.
heart failure with kidney failure ang kaso ng uncle ni Ali. Stop natin siya sa hospital, sa kitchen at catering department. Of course, Ali can visit from 2 p.m. to 8 p.m. ng gabi. To 8 ng gabi pala. Nalagyan ko ng p.m. Karapatan ito ng lahat na may kamag-anak na pasyente sa ICU. Then I told them, tapos na ang Ali at Christian ang pinili ko. Si Marie at Boss Archie. Kuya E, itang-kita ko ang pagngiti ni Kuya James sa aking sagot. Una po akong tumayo at hinugasan ko po ang aking plato at baso at nagsabing, salamat sa donut, Kuya James, at mauuna na po ako. Amoy ulam po ako. Maliligo lang ako at magpapahinga. Iniwan ko po yung donut sa table with the flowers na binigay ni Kuya James. Kung ano man ang interpretation nito para kay Kuya James at dalawa pa, bahala na si Batman. Kuya, iminsan talaga mayroong to the least unexpected situation. Binubulaga ka ng sandali. Sabi nga, why bother? Breathe in, breathe out. Mag-shower at magpahinga. Nagsindi lang po ako ng scented candle sa kwarto ko at humiga. Nagdasal at ipinikit ang mga mata para magpahinga at matulog. Do not think of tomorrow dahil ang ngayon ay hindi pa tapos. Ang wisdom ko po dito ay hindi laging banayad ang alon sa dagat. Kapag tahimik at walang alon, ibig sabihin malalim. Kapag gumagalaw ang mga alon, mahangin at masaya lang ang dagat. Basta po Kuya E, anything about the past is kahapon. Live with the day of today. Ang dapat gawin. Sa trabaho, be diligent and professional. Sa pakikipagkaibigan, be nice and respectful. Sa mga challenges, bakit magpapaapekto? Tuloy lang ang buhay. Bahala na si Batman ulit. Kung si Batman nga labas ang brief sa kanyang leggings, bakit ako magtataka? Pareho lang sila ni Superman. Bakit nga kaya? Anong explanation mo dito, Kuya E? Ewan ko. Baka nagmamadali kasi sabi nga nila. Basta ako, huwag mag-alala. Mamamahinga at matutulog ng mahimbing. Be appreciative sa blessings of the day. Be happy, contented, at leave the unpleasant ones at the back of your heads. Once again, Kuya E, good night muna. Mahalaga ang tamang pahinga. Another day to look forward sa trabaho at sa kaganapan sa buhay. 6 a.m. pagising ko, nagko-copy na si Kuya Kiko. Pareho pala kaming early shift. Sa table po, may pabiru pong ginagawa si Kuya Kiko. Binibilang po ang petals ng flowers sa table saying, he loves me, he loves me not. He loves me, he loves me not. Kuya Kiko, puro po he loves me not. Aasa ka pa. Lakas po ng tawa ni Mr. Friendship. Kaawa-awang James, larawan ng bigo sa asawa at bigo pa rin kay bunso. Ay buhay, may mainit na water na sa kettle. Tea or coffee ka bunso? Sabi ko po, okay ako sa coffee. 5 minutes po kami nakaupo sa dining table. Barangkada na ang dalahirang Kuya Kiko. Bunso, sino ba talaga ang malapit sa puso mo? Alam mo na ang tinutukoy ko. Biglang biro ko po, honestly, ikaw sana ang type ko at hindi si Kuya James. Gusto ko yung Mr. Friendship at mahilig sa kape. Namula pong bigla si Kuya Kiko. Totoo nga bunso. Baliw, sagot ko muli. Brothers, best friends tayong apat, walang talo-talo. Sige na, dala ko ang coffee ko sa bedroom para mag-shower at maghanda sa morning. Yung pong baon namin ay nakaredy na. As usual, kanin ang ang pambansang adobong manok na niluto ni Kuya Kiko early this morning. Late shifts daw po sila Kuya Lito at Kuya James. 10 minutes walk papunta sa hospital, ang kwento po ni Kuya Kiko ay 1,000 words per minute. Sa dami wala akong naiintindihan. Dahil lang nasa isip ko ay kung talaga bang dadalaw si Ali na uncle. Si Ali sa uncle na si Mr. Khan na pasyente namin sa ICU. Sa hospital po, ground floor po ang ICU at si Kuya Kiko po ay sa 3rd floor sa DME Ward for Male Elderlies. Good morning, Christians, ang bati ng 3 staff sa changing room, Christian.
mukhang nauna ako kay Boss Archie. Exactly, 7 a.m. nasa handover room na po kami nang dumating si Boss Archie, saying good morning to all. Hindi siya ang in charge. Sa allocation po, balik po ako sa side room bed number 1 kay Mr. K. The very first 3 hours, busy kaagad. Nasa hemofiltration na po ang pasyente, meaning we are buying time to keep the kidney to perfuse well. Kuya E, kahit ang kidney ay isang maliit na body organ, isa ito sa pinakamahalagang organ of the body kung hindi niya mafilter ang toxins sa pamamagitan ng ihi. Affected ang puso, baga at iba pa. Patient can die immediately because of severe kidney failure kaya nasa hemofiltration si Mr. K. Parang dialysis version yet more complex. Naka-intubated, ventilated si Mr. K. Maraming mga IV medications to control the blood pressure, to keep the heart pumping, to sedate him para tulog habang ventilated at iba pa. Hindi ko na po nakuhang mag-tea break sa sobrang busy po. Lunch break, pinuntahan ako ni Boss Archie sa unit at nag-request for one stop to cover me for a break kasabay niya. Sa pantry po, nag-sorry na naman si Boss Archie sa naging attitude niya kahapon sa 2 female nurses who were helping me. To make the story short, kalimutan mo na yon, bati na tayo. Tumango lang ako at ipinagpatuloy ang lunch break. Busy po sa office work si Boss Archie at sabi, pupunta tayo ng 7 p.m. sa travel agency to get our flight bookings that we reserved before. Okay, I will see you sa accommodation mo by 6:30 p.m. Okay lang po ang tugon ko. Back to my patient, busy pa rin. Hindi stable si Mr. K. Nag-consult ako sa doctor on duty. Sabi ko kung may extra changes sa dosage ng mga present medications niya, merong binago. Just run a constant blood arterial gases para mamonitor natin ang potassium niya. Dahil busy nga Kuya E, kamulat-mulat ko, si Ali o ang Pakistani chef ay nasa labas ng side room number 1 kasama ang asawa ni Mr. K. Good afternoon, Christian. Kuya E, namangha ako sa sobrang pogi pa rin ni Captain America. Ang pabango niyang Hugo Boss ay humalimuyak sa pagpasok niya sa room. Good afternoon and please come in. Naupo po sila sa both sides ng pasyente at nagtanong, kumusta na si Uncle? Kuya E, sa kalituhan ko ang sagot ko, I am fine and I am doing well. May ano ha? Hindi ikaw ang tinatanong ko, si Uncle, yung pasyente. OMG Kuya E, para akong napahiya sa harapan ng asawa ni Mr. Khan. O Mr. K, sagot kaagad ni Ali, she doesn't speak English well. Don't worry, it won't cause any trouble but nice to know as well as you are fine. Tuloy-tuloy po ang aking kabisihan kay Mr. K. Medyo panakaw-nakaw ang tingin sa dati kong Captain America. Super yummy po ni Boss Ali. Ay Boss Ali. Super yummy po ni Ali. Naka skinny jeans at t-shirt at ragged jacket at napakabango. Hugo Boss po, this is the perfume na birthday gift ko sa kanya last July na nandiyan pong talagang magpapansin. Baka hindi naman nagpapansin, baka yun lang talaga nang gusto ng pabango, ito naman. Ang bilis po ng oras, nabanggit po ni Ali na si Mr. K ang nagluto ng maraming putahe noong kasama ko siya sa Pakistani Day Gatherings. Hindi mo ba natatandaan? I see. He looks completely different. Sa loob-loob ko lang Kuya E, sa milyong-milyong Pakistani, si Ali lang ang aking matatandaan. Habang si Ali po ay nakaupo sa right side at si Mrs. Khan po ay nasa left side ng pasyente, sakto Kuya E, ang catheter drain po ng pasyente ay nasa right side dahil mahalaga ang output o urine output ng pasyente. Kailangan hourly po ang measurement. Kuya E, sa pagkakaupo po ni Ali, nasisipatan ko ang tulog na Zuma ni Ali. O ba't sinisipatan mo? Do you want me to move? Sabi po ni Ali to give way sa aking pagyuko at i-measure ang urine output ng pasyente at napahawak pa ako sa tuhod ni Ali. Para akong mabubuwal at bigla akong inalalayan ni Ali. Ba't ka naman mabubuwal? Are you okay, Christian? Yes, ang tugon ko.
Diyos ko Lord, lumalabas ang buntot ni Serena Williams, aka Serena, Serenang Shokoy. Nope, it's okay. Sabi ko, stay. Then kumuha po ako ng kaunting sample ng dugo ng pasyente sa central venous line niya. At napatayo po si Ali. Anong ginagawa mo? Sabi ko, routine ito to get sample blood para ma-analyze ang venous gases ng pasyente at makita ko kung okay ang potassium. Kuya Isa, sobrang curious po ni Ali sa aking ginagawa. Nakatayo siya sa aking likod. Anak ng pating, Kuya E, ang Zuma ni Ali ay nakadikit na sa aking balakang. Ang ginawa ko, Kuya E, para makasigurado akong buhay si Zuma, medyo kinabig ko ang balakang at aking puwitan, ang nakatapat at dikit sa nag-aalsang bukol ni Zuma. Itinagalan ko talaga, Kuya E, hanggang nadama ko ang pag-alsa nito. Bumukol ito sa kanyang skinny jeans. Ang gago, nakangisi at may ibang gustong ipahiwatig. Samantalang ang lumba-lumbang si Mrs. Khan na singtaba ng malaking drum ay serious na nakahawak sa kanyang asawa at nagdarasal po siguro. Walang kaalam-alam sa paglaki ni Zuma. Nako, ang Elmo din eh, no? Nang maramdaman kong gising na si Zuma at Ali, bigla pong akong naimasmasan. Por Diyos por Santo, ako na ang malanding dilag. Ayan, yan tamang tawag mo sa'yo. Hoy, gising, Christian. Diyos por Santo, San Roque, Santo Domingo. Nako, huwag mo nang gamitin yung marami santo. Anyways, ilayo mo po ako sa mapanuksong Zuma ni Ali. Biglang gising ko po. Ay, nurse ako, may pasyente. Tumingin po ako kay Mrs. Khan. Walang kamalay-malay si Mrs. Khan ang mapanganib na Zuma ay gising na. Up kay Saho, Kiyale, sabi ko kay Mrs. Khan, which mean, how are you? Sumagot siya ng tike. Or okay, sagot ko lang, mayroon pong hindi okay, yung Zuma ni Ali. Very angry bird. Lumabas po ako ng sandali at inanalyze ang venous gas sa blood machine. Sa aking pagbalik, tuloy-tuloy ang trabaho. Nag-uusap po sila sa wikang Pakistani ni Mrs. Khan at Ali. Nagtanong ako kay Ali, is there any particular na gusto niyong malaman kay Mr. K? If I can answer it, I will try. If not, our doctor on duty is around para sagutin ang inquiry nyo. Sambit po ni Ali, thank you Christian. Nagpahaging po si Ali, pwede ba tayong mag-coffee at mag-usap for old time's sake? Kuya E, nagpanggap po kung hindi ko narinig at busy para ulitin niya ulit. Kuya E, hinawakan po ni Ali ang kamay ko at sinabing, please, a coffee together will make the difference. Sa ganoong tagpo, alas tres na. Nang hapon pala. Time to hand over. Nag-ayos na po ako ng report ko. Updated po ng progress notes ng pasyente. Check all the leads at monitor, ventilator, hemofiltration machine at mga infusing medicines para sa handover. Isang Syrian male nurse po ang nag-take over ng 3 PM shift sa aking pasyente. Hindi pa po kami nakakatapos ng handover. Nagpaalam na po si Ali na lalabas daw po siya. Okay, at babalikan lang daw niya ang kanyang auntie para makavisit din yung isang cousin nila. Dahil 2 visitors at a time ang policy ng hospital. Natapos ang shift ko ng maayos. Sumaglit ako kay Boss Archie na nasa meeting. Hindi ko na po inistorbo. Magsesend na lang po ako ng text message pagdating ko sa bahay. Kuya E, paglabas ko sa ICU, nakatayo si Ali sa exit door ng ICU. May dalang Starbucks coffee at inabot sa akin. This is for you, Christian. Pauwi ka na. Yes, ang sagot ko. Pwede tayo mag-usap? Okay, sa concourse na lang tayo. Maraming seating area doon. Unang hirit po ni Ali. Thank you for looking after my uncle. You are welcome, ang sambit ko. Mayroon ka na bang iba? Yes, si Marie pa rin. Napakasinungaling ko. Para alam niya na ito lang talaga ang dahilan ng aming breakup recently. I see. Ikaw, how are you? Loveless at umaasa akong magkabalikan tayo. Hindi na ako sumagot. Wala po akong decision kung sino sa recommended ng parents ang magiging future wife ko. Dahil wala nang tayo pero sa loob ko, Kuya E, miss ko rin si Captain America. Landi. Friends pa rin naman tayo. Inalayo ko ang aming usapan sa ibang mga topic. Dahil Kuya E, habang nakatingin ako kay Ali,
ang kanyang maamong muka, bagong shave na mustache at birds at mapungay na mata, anak ng ligaw na baka, natutunaw at halos napipigtas ang garter ng salawal ko at unti-unti na itong nauhubo o tukso, layuan mo ako. Gising-gising Christian, sabi ng guardian angel ko, ang Kael ay umpisa uli ng kasalanan. Lumayo ka, Lucifer. Pwede pa ba tayong muli? Ang tanong ni Ali. Walang kurapang kanyang mga mata na nakikiusap na please Christian. Ali please, see your uncle and auntie, they are waiting for you. I have to go. Muli sa bawat hakbang ng aking paa sa aking pagbalik sa accommodation ay nabalot ng pangamba. Pag-alala, pagtataka. Bakit ganito? Lumalabas na naman ang sirenang buntot ko. Syokoy ako. Sirenang syokoy ako. Santa Maria Purificacion, ina ng awa Kuya E, paano na ito? Sige na nga mga avid listeners, kayo naman ang magpayo para kay Ali, Archie, Marie at James. To be continued yun. Well, dapat mag-desisyon ka talaga, no? Kasi ako, kung ako yung hihinga mo talaga ng payo, ako talaga, kung dapat isa lang talaga. Wala na talagang iba. Iba yun sa'yo, di ba? Meron ka ng, nagkaroon ka ng Ali, tas nagkaroon ka ng Archie, pero lumalabas naman ngayon, no? Na yung mga tingin, yung mga para mga kilig effect, hindi mo yun na ano eh, parang hindi mo ganung nakikwento yung tungkol kay ano yung pag si Arts Boss Archie mo pinag-uusapan, walang mga ganun mga kilig factor, no, yung mga ganyan, lalo ngayon bago lang uli kayo nakita, inisip mo na ayun, papansin siya lalo na dun sa pabango do. Sinabi naman niya sa iyo na gusto niya makipagbalikan, pero 'di ba lumalabas pa rin sa iyo yung kagustuhan mo para kay Ali, na sa simula naman sabi mo naman siya naman yung mahal mo, pero ang pinili mo naman ay si Boss Archie. Well, nasa decision mo yan, Christian, no? At syempre isinaalang-alang mo rin syempre yung trabaho mo, being si Archie yung may power sa trabaho mo, no? Anyways, abangan po natin ang susunod po na letter po ni Christian, at maraming salamat sa iyo. Ingat ka dyan, at muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.